by serving with humility and love. Apostol Santiago ay handa siyang harapin yung kahit kahirapan, yung pagsakripisyo ng kanyang sarili, kahit ang kanyang buhay sa paglilingkod ng Panginoon. At yun ang hamon sa bawat isa sa atin, that we need to serve other people. Na kahit nahihirapan tayo, but we accept the acceptance. Dahil when we serve, hindi tunay na paglilingkod when we are sleeping over monies and fame. Ang totoong paglilingkod ay kaakibat ang sakripisyo na kahit buhay mo ay ialay para sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinipilit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naririnig natin ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan na sana makaupo sa kanan at kaliwa sa pinagharian ng Jesus. Sometimes, masasabi natin na yung mga ina ay iniisip lang nila yung kapakanan ng pamilya at mga anak. Ganun din yung ina natin eh, ang mahal na berhe ng Antipolo, nung nawala na ng inumin yung kinakasal or yung kinasal, siya'y humihiling ng sa kanyang anak. Dahil yung intensyon ng ina at pinagbigyan ni Jesus. Sa ating capacity, katulad din tayo ng mga apostol, nagagalit sila. Sa unang tingin, maaaring ito ay humuhudyat ng selfish ambition at paghahangad ng kapangyarihan. Ngunit,
tayo'y tatawagin ngayong araw na muling suriin ang mensahe nito at ang pagsasabuhay in the reflection of Saint Augustine para sa atin. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni San Augustine na ang tunay na paglilingkod ay hindi nakasalalay sa pag-abot ng mataas na posisyon o pagpapakita. Ito ay tungkol sa pagiging handang maglingkod at magmahalan ang sadyang naghihintay ng kapangyarihan at papuri ay hindi nakakaabot sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. The true intention of service, hindi natin mamimeasure o masusuri the fame na maaabot mo. Ang sinasabi ni Kristo, kung ikay totoong maglilingkod, katulad ng mga pare, kami nagiging pare dahil we are servant for people. Kami ay dapat maglingkod, hindi dapat paglingkuran. And that is the true service. At yun ang mensahe ng Ebanghelyo. For us, we are challenged that in order that our manifestation of the love of God, that we will serve those less fortunate people. Hindi yung pagsisilbihan natin yung mga tao na merong maibalik sa atin. Because sometimes ganun tayo. Kung sino yung meron tayong makukuha, ayun ang pagbibigyan natin ng serbisyong para bang inuuna pa natin kahit napakataas pa ng linya. Inuuna natin dahil itong taong ito makapangyarihan at meron akong makukuha para sa kanya. But the true service is those na naglilingkod ka ng totoo sa kapwa kahit yung mga taong nasa mababa, yung the least fortunate people. Tulad ng kanyang mga salita ni Jesus, tayo ay tinatawag din na maging mga lingkod na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa ating mga pagkilos, ang Panginoon ay naghihintay na ating unawain ang tunay na paglilingkod. Hindi tayo tinawag upang maging dakila o may makapangyarihan, kundi upang maging tapat at tagapamahala at maglingkod ng handang maglingkod sa kapwa. Kaya't sa ating pagtitipon ngayon, sariwain natin ang pagninilay ni San Agustin tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo na isabuhay natin ang pagiging tunay na lingkod at humahayo sa kapwa. Naglilingkod ng may pagmamahal at naghahatid ng tunay na pagbabago sa ating mundo at sa ating sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa ating pamumuhay. Patunay natin na pag-apaw ng awa at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Sa buhay ni Apostol Santiago, may mga ilang aral tayo na matutunan. Unang-una, ang pagiging handang maglingkod. Diba tinanong ni Jesus, handa ka bang uminom sa kupa na iniinuman ko? Ito'y iniinom din ni Santiago. Meaning, it is symbolizes that Santiago, ang iba, Apostol Santiago ay handa siyang harapin yung kahit kahirapan, yung pagsakripisyo ng kanyang sarili, kahit ang kanyang buhay sa paglilingkod ng Panginoon. At yun ang hamon sa bawat isa sa atin, that we need to serve other people. Na kahit nahihirapan tayo, but we accept the acceptance. Dahil when we serve,
Hindi tunay na paglilingkod when we are sleeping over monies and fame. Ang totoong paglilingkod ay kaakibat ang sakripisyo na kahit buhay mo ay ialay para sa iba. Pangalawa, pagmamahal at pag-unawa. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin ng tunay na kapangyarihan na may kaakibat na pagmamahal at pag-unawa sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas at makapangyarihan, kundi ang pagiging pagmamahal at pagpasensya at pag-unawa sa kapwa. Pangatlo, pagkilala sa layunin ng paglilingkod. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay pinapaalala sa atin ang tunay na layunin ng paglilingkod ay hindi lamang ang pag-abot ng mga posisyon, mataas na posisyon ng kapangyarihan o pagpakita ng sarili that we are fame and I am powerful. No, hindi ganyan yung paglilingkod. Ito ay tungkol sa pagtulong ng iba at sa pagtataguyod ng pagbabago at kapakanan ng iba. The interpretation of Saint Augustine according to the Gospel of Matthew shows us the importance of service and humility, especially for the least fortunate people. The mother of James and John asks to have her son sit at the left and right hand of Jesus in his kingdom. But Jesus said that he does not have the authority to grant those positions as they are given by the Father. Jesus showed that the true service is not about seeking high positions, but about being ready to serve and give oneself to others. Regarding James drinking from the cup that Jesus drank from, it is a symbolic representation of his acceptance of suffering and offering his life. Drinking from the cup signifies person's acceptance of their faith, including the trials and hardships that come with it. By drinking the cup from the cup that Jesus drank from, James indicated his acceptance of hardships and sacrifices required in serving God and others. It is a sign of his dedication and adherence to the teaching of Jesus. And that is our challenge for today's gospel. Na tayo'y magsiservisyo ng totoo sa Panginoon by serving with humility and love. Amen.